Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulawagan Pambalitaan ng Tamalog Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-26 sa buwan ng Agosto, taong 2020 sa ulo ng ating mga balita. 22 pang bagong kaso ng COVID-19 na itala sa lungsod ng Calapan. Agosto 27, lungsod ng Calapan, balik MGCQ na. At Tesla ipinagdiwang ang kanilang 26 na anibersaryo. At sa detalye ng ating mga balita, nasa 63 MSMEs na sa buong rehiyon ng Mimaropa ang nabigyan ng livelihood kits ng Department of Trade and Industry sa ilalim ng kanilang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program. Ang iba pang detalye sa report ni Jacqueline Ical. Patuloy naman ang Department of Trade and Industry Mimaropa sa pagtataguyod ng pagpapalago ng kabuhayan para sa mga biktima ng sunog at iba pang kalamidad sa pamamagitan ng paglalaan ng mga livelihood kits sa ilalim ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program. As of July 30, nasa may kabuo ang mahigit 372,250 na halaga ang naibigay sa 63 na mga benepisyaryo mula sa lalawigan ng Marinduque, Oriental Mindoro, Palawan at Romblon. Nasa 28 uri ng mga kit ang ibinigay sa pamamagitan ng sari-sari store package, habang 35 naman na hog dispersal kit at mga gamit sa pangingisda at materyales. Bago ang pamamahagi ng mga kit, ang DTI Provincial Office ay nagsasagawa ng isang pre-assessment interview at profiling sa mga apektadong komunidad. Ang mga kinikilalang benepisyaryo ay sasailalim sa orientasyon ng programa at maikling entrepreneurial briefing na isinasagawa ng DTI. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga kalahok at tagapag-ayos ng mga aktibidad sa gitna ng pandemya, sinisiguro ng DTI at mga kalahok na LGU na ipatupad ang mahigpit na health protocol. Ang mga benepisyaryo ng PBG ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa DTI dahil ang programa ay angkop at agarang tugon sa pagsagot sa kanilang pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Samantala, 20 miyembro ng Bungamo Ambulant Vendors Association ang nabigyan ng Nego Card ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Pamalaang Bayan noong 25 ng Agosto. Magbabalik ulat si Jacqueline Ical. Sa pangunguna ni Municipal Mayor Elgin Malaluan, Vice Mayor Richard Candelario at Peso Manager Emerly Montiano, ipinamahagi naman ng Pamahalaang Bayan ng Bungabong ang mga Nego Card mula sa Dole noong Martes, 25 ng Agosto. Ang napiling benepisyaryo na nakatanggap ay nagmula sa Bungabong Ambulant Vendors Association, na kung saan 20 miyembro nito ang makikinabang o mabebenepisyuhan ng naturang kagamitan. Ayon kay Mayor Malaluan, marami nang naibigay na tulong ang Dole sa kanilang bayan. Isa na dito ang Nego Card. Ipinabatid din ng alkalde na ang tulong na ito ang magiging umpisa o simula sa kanilang paghahanap buhay. Aniya, kabilang ito sa pangunahing layunin ng kanilang administrasyon na magbigyan ng mapagkakakita ng mga mamamayan ng Bungabong. Pinangunahan pa rin naman ni Mayor Malaluan kasama sina Vice Mayor Candelario at miyembro ng Sangguniang Bayan ang awarding ng mga Nego Cards. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa Pamahalang Bayan at sa Dole sa tulong na kanilang natanggap, sapagkat malakian nila ang maitutulong nito upang makapaghanap buhay ngayong panahon ng pandemya. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala. This feeling, it's so, so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me. Just right here at home. Oh, 'cause the best place in the world is still with you, I know. Right here with you, oh.
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita. August 25, 2020, na itala ang karagdagang 22 kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Calapan. Nauna nang inanunsyo ni City Mayor Arnon C. Panaligan ang 3 noong umaga at karagdagang 19 pagsapit ng gabi. Sa kabuuan, mayroon ng 126 na naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang lungsod. 49 dito ang active cases, 78 ang gumaling at isa ang naitalang namatay. Narito ang karagdagang detalye. Sa naunang 3 nagpositibo na karaang 25 ng Agosto, isa ay police, isa ay jail inmate at ang huli ay isang lalaki na kasama sa bahay ng isang babae na naunang nagpositibo noong mga unang linggo ng Agosto. Sa karagdagang 19 na bilang, 7 dito ay close contacts ng policewoman mula sa Calapan Police Station na kinabibilangan ng kanyang pamilya at kasama niyang policewoman din. Ang mga ito ay naka-isolate na simula pa August 14, 2020 at lahat sila ay asymptomatic o walang anumang sintomas. 7 naman ang mga inmates mula sa Oriental Mindoro Provincial Jail na kasalukuyan ay nailipat na sa New Oriental Mindoro Provincial Jail sa Bansud. Habang ang natitirang 5 ay mga PNP recruits mula sa ibang bayan ng Oriental Mindoro at ibang lalawigan sa Mimaropa Region. Kasalukuyan ang mga itong naka-quarantine sa PNP Regional Headquarters sa Barangay Suki. Paliwanag ni Mayor Panaligan, dahil sa Calapan City na swab ang mga preso at PNP recruits galing sa ibang bayan, sila ay nakatara bilang kaso sa lungsod. Siniguro rin ng punong lungsod na nakatutok ang City Health and Sanitation Department sa mga kasong ito at tinitiyak na kontrolado aniya ang sitwasyon. Dagdag pa ni Mayor Panaligan na nananatiling limitado sa hanay ng mga pulis at preso at contacts ng mga ito ang mga lumalabas na nagpositibo sa COVID-19. Ayon pa rin sa punong lungsod, ang dahilan sa pagdami ng mga naitalang COVID-19 cases sa Calapan City ay dahil sa agresibong pagsasagawa ng PCR testing sa mga suspect cases at mga na-expose sa mga positive cases. Ganun din sa masigasig na contact tracing ng mga na-expose ng mga tao. Estratehiyan niya ng pamahalaang lungsod ang hanapin at ma-identify ang mga possible COVID-19 cases at mga nakasalamuhan nila. Ang taktika, ayon kay Mayor Panaligan, ay test, trace, isolate at treat. August 26, 2020, ito anyang huling araw ng MACQ at August 27 ay babalik na sa MGCQ o Modified General Community Quarantine ang lungsod ng Calapan. Sa ibang balita, balik MGCQ na ang lungsod ng Calapan simula Agosto 27 taong kasalukuyan. Base na rin sa ipinahayag na mensahe ni City Mayor Arnon C. Panaligan sa publiko a 26 ng Agosto. Makakabalik na sa trabaho ang mga manggagawa sa privado man o gobyerno. Papayagan na ang dine-in sa mga restaurant sa kondisyong 50% o wala pa. Sa 50% ang venue capacity nito ang gagamitin sa operasyon. Ang ilang pang pagbabago, alamin natin. A 27 ng Agosto mula sa Modified Enhanced Community Quarantine, balik Modified General Community Quarantine o MGCQ ang lungsod ng Calapan. Ito ang inanunsyo ni City Mayor Arnon Panaligan sa kanyang mensahe sa publiko a 26 ng Agosto. Ayon sa punong lungsod, maaari nang bumalik ang lahat sa kani-kanilang trabaho, maging ito ay pribado o sa gobyerno. Subalit nananawagan siya na limitahan pa rin ang mga ito o magpatupad ng alternatibong pamamaraan tulad ng work from home o rotational duty. Ang mga industriya tulad ng barbershops, salons at mga personal care establishments ay hanggang 50% lamang ng kanilang venue capacity ang pinahihintulutan upang magpatuloy ng kanilang operasyon.
Ganito rin ang magiging patakaran sa mga dine-in service sa mga food retail establishments tulad ng supermarkets, grocery stores at iba pa. Dahil po tayo nasa MGCQ na, so yung ilang mga negosyo ay muling papayagan. Sangayon po sa reglamento ng IATF sa kanilang omnibus guidelines ay pwede pong payagan uli ang mga barbershops, salons and other personal care establishments, pero maximum lamang ng hanggang 50%. At kung maaari, mag-voluntary po kayo na 30% na kung maaari. Yung mga dine-in sa restaurant, sa fast food at food retail establishments ay pinapayagan na rin po yan. Pero again, maximum na 50% ng customers. Tiyakin lamang po ninyo na may mga proper safeguards sa loob ng inyong mga restaurant, mga kainan at mga pang mga establishment ninyo. Meron po mga sanitizer or alcohol, yung mga foot bath at well-ventilated ang inyong lugar para yung hangin ay hindi pa ikot-ikot lamang o nakukulong sa loob ng inyong establishment. Ang trabaho po sa mga opisina ay pwede na po sa full operational capacity, pero ako pinanawagan sa mga opisina, whether private or government, na ipatupad muna ang alternative work scheme. Kung maaari po ay i-rotate ninyo ang inyong mga empleyado o di kaya yung work from home. Kami po sa city government, bagamat pwede na ang full operational capacity, ay patuloy po ipapatupad sa city hall ang alternative work arrangement. Meaning to say, hindi po 100% napapasok ang empleyado, rotational po at work from home yung iba para po mabawasan muna ang mga tao sa City Hall, lalo na nasa City Hall complex ang mga isolation quarantine facilities natin ng mga positive cases. Ang religious services po ay allowed na uli, pero limitado rin po. No? Between 30 to 50% po ang allowed. Sana wag yung isa kadyo 50%. Kung maaari, ay less than voluntary na. Although allowed kayo ng 50%, kung maaari po ay bawasan pa ninyo ang allowed. Yung ibang mga simbahan naman ay maraming oras ang mga services nila. So pwede pong accommodate yung ibang mga nagsisimba sa ibang oras o ibang schedule. At tiyakin po rin yung sa loob ng inyong simbahan o kapilya ay may tamang distancing at well-ventilated ang loob ng kapilya o simbahan. Ganun din, tiyakin din po ninyo, sa entrance ng inyong mga simbahan at kapilya ay may mga alcohol or sanitizer. At pagkatapos po ng bawat religious service, ay inyo pong i-disinfect yung mga upuan, yung mga luhuran, at yung buong simbahan o kapilya. Kaya po ating panawagan ito sa ating mga namamahala sa mga simbahan, mga pari, pastor o ministro, na tiyakin po ninyo na hindi magsisiksikan sa loob ng inyong mga simbahan. Sinabi rin ng Punong Lusod na may malaking papel ang taong bayan sa paglaban sa pandemyang COVID-19. Hindi rin anya madali ang maging leader. Kinakailangan nitong magdesisyon na may balansing pananaw kaugnay sa kaligtasan at pangangailangan ng mamamayan. Bilang namumuno, trabaho po natin sa gobyerno na balansehin ang lahat ng bagay. Hindi po madali ang nakatayo ka rito ngayon kasi ang lahat ng desisyon, ikaw ang gagawa. Ano mang desisyon mo, may maapektuhan. Merong patamaan. May matutuwa, meron din namang magagalit o mag-react. Pero kailangan tayo mag-desisyon. Kailangan may magsalita, kailangan may kumilos. At yun po ang ating papel dito sa pamahalang lungsod. Hindi po pwedeng lockdown palagi. Hindi po pwedeng maluwag palagi. Hindi pwedeng ECQ palagi ang ating solusyon, no? At sarado lagi ang ekonomiya, hindi naman pwedeng palaging open at maluwag. Kailangan merong middle ground, balanse. At sa pagbabalanse ng bagay na ito, mahalaga ang papel ng taong bayan. Kasi yung kilos, yung galaw, yung attitude ninyo ay napakahalaga. Yung pag-iingat ninyo, yung pagsunod ninyo sa mga patakaran
yung pag-obserba ninyo sa mga proper health protocols ay napakahalaga para mapanganagaan ang ating kalusugan, mapanganagaan ang kaligtasan ninyo, at maituloy ang pagbubukas ng ekonomiya, paghahanap buhay ng lahat. We can do both. Kaya po yan. Sa huli, tiniyak ni Mayor Panaligan na mananatiling nakatutok ang pamalalusot sa lahat ng mga kaganapang may kinalaman sa pandemya. Patuloy ang panawagan niya sa publiko na maging responsable at disiplinadong mamamayan upang magkatuwang na masug po ang krisis na dulot ng COVID-19. Nasa disiplina, personal na responsibilidad ng tao at lakas ng katawan ng tao ang panlaban sa COVID. Sabi nila, hinahintay ang vaccine. Di natin alam kung darating yan, at kung dumating man, di natin alam kung epektibo. So, tama lang na may vaccine. Pinapanalangin natin magkaroon ng vaccine. Pero yung vaccine na yan dapat ay safe at effective. Now, habang wala pang vaccine, meron tayong panlaban. Meron tayong sandata na laban sa COVID-19. At ano yun? Kung sinabi ko kanina, disiplina, personal na responsibilidad ng tao, at pagkapalakas ng kalusugan. Yan ang sandata natin ngayon laban sa COVID-19. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news mo para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate, and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Extreme premium quality, best price. Available na. Extreme Cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Sama-samang nagtanim ng iba't ibang fruit-bearing trees sa mga kawali ng Testa Oriental Mindoro at Testa Technology Institution bilang pagpupukay sa 26 na taong anibersaryo ng kanilang ehensya, habang nagsagawa naman ng feeding program ang Testa Mimaropa. Ang balita ay hatid sa atin ni Jacqueline Ikali. Alinsunod sa Republic Act
number 10970 o an act declaring the 25th day of August of every year as the National Textbook Day, ipinagdiwang ng Technical Education and Skills Development Authority ang kanilang 26th na anibersaryo noong 25 ng Agosto. Kaugnay dito, sa pangunguna ni Provincial Director Joel Pilutin, sama-samang nagtanim ng iba't ibang fruit-bearing trees ang mga kawanin ng TESDA Oriental Mindoro sa Provincial Training Center sa bayan ng Sancho Doro bilang pagpupugay sa 26 na taon ng kanilang ahensya. Ayon sa TESDA Ormin, kasabay nito ang ganita ng pagdating ng panahon na pipitasin na ang mga bunga ng itinanim ngayon ay ang alaala na sa panahon na laganap ang takot ay pinili nilang magtanim ng pag-asa. Naganap din ang nasabing tree planting sa iba't ibang TESDA Technology Institution sa buong Oriental Mindoro. Samantala, nakaisa rin sa naturang selebrasyon ang TESDA Mimaropan na kung saan pinili ng mga ito na ibigdiwang ito sa Aruga Kapatid Foundation Incorporated. Nagbahagi ang mga ito ng munting regalo sa pamamagitan ng isinagawang feeding program na nasa 26 na matatanda sa nabanggit na Home for the Aged. Bukod dito, binigyan na rin ang pagkilala ng TESDA sa pamamagitan ng 2020 Regional Institutional Awardees kabilang sina Gloria Municipal Mayor Herman Rodeherio bilang TESDA Regional Kabalikat Awardee at Dr. Arnel Katakis ng Capella Arts Technical and Vocational Institute Incorporation bilang TESDA Regional Idol Awardee Seth Employed. Ang National Tech Book Day ay nagbibigay ng oportunidad na ipagdiwang at palakasin ang pagbibigay ng technical vocational education and training sa mga Pilipino. Samantala, isang high-valued individual sa listahan na nahulog sa kamay ng Bungabong Municipal Drug Enforcement Team na pinamumunuan ni Police Major Angelo Erlano, Chief of Police at ang Philippine Drug Enforcement Agency Oriental Mindoro sa pangunguna ni IO2 John Gaynor. Bugaling matapos ang isang drug operation na ikinasa ng mga operatiba sa bayan ng Bungabong Oriental Mindoro. Sa bisa ng search warrant na ipinalabas ni Honorable Harry Haminola, Executive Judge Branch 41 na may petsang August 2020 ay ipinag-utos ng korte na halughugin ang bahay ng isang suspect, 44 na taong gulang, may asawa, walang trabaho at residente ng Sitio Centro, Barangay Kamantige, Bungabong Oriental Mindoro. Alas 7:30 ng umaga noong August 21, 2020, kasama opisyales na nasabing barangay at media, isinilbi ng operatiba ang search warrant laban sa suspect dahil sa posibleng paglabag nito sa Section 11 and 12 ng Article 2 ng RA 9165. Sa masusing paghahanap ng searching team, ay nadiskubre ang sa suspect ang pag-iingat ng 15 piraso na heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinala ng shabu. Sa presensya ng mga testigo at ay inibentaryo at minarkahan ang mga na-recover na kontrabando. Matapos ito, ipinalam sa suspect ang kanyang karapatan bilang akusado at agad din pinusasan. Ang suspect ay kasulukuyan nakapiil sa Bungabong MTS at siya ay nahaharap sa violation of Section 11, Article 2 of RA 9165 o ang Comprehensive Anti-Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang mga ebidensyang droga ay pinadala na sa PDEA Regional Office sa Calapan City para sa kaukulang eksaminasyon. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Itime lang ako ang TVNet Newsline. Itime at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline Staffing Group para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 04328-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray, nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyo na sa mga pagsubaybay.